Kapaibir, panibagong video naman tayo kasi gumawa ako ng corn flower base. So ito ang ating hulmahan. So maghulma ako ngayon. So ipapakita ko kung paano gawin. So wala pa akong masa. So gumawa pa ako ng masa. So ito ang ating resin. Pure rigid resin. Pastured. 15 kilos po ito. So dito ako magmasa. So konti lang muna ang ating masahin para lang dito sa ating item. So ipapakita ko rin kung paano magmasa step by step. So sarang kalipas meron akong video noon paano gumawa ng masa. So ngayon ipakita natin ulit kung paano natin gawin. So ayan, isa natin. So ito ang ating resin. So ayan. So lagyan natin ng cobalt. Sa akin cobalt red. Yan, isang takip lang. So lagyan din natin ng toner paste white para pumuti ang ating masa. So ayan, konti lang din. Kapag di natin lagyan color yellowish kasi yung ating masa kapag di natin lagyan ng toner. So mas maganda pag mayroong toner para maputi. So ayan, haluin lang natin. So ayan. So pag nahalo na, lagyan na natin ng limestone na giniling. Yan. Parang buhangin lang. Sa mga nagtatanong, wala pang nagtitinda nito. Mayroong nagtitinda sa hardware pero para lang sa mga tanim, yung sa agricultural na lime. Mong pang-abono sa tanim. Kasi yung sa nang ginamit ko dito, sadya lang kasi ito sa ating stone cast, sa ating masa. Pwede rin kayong gumamit ng calciumine powder yung mabibili sa hardware pero kaso pangit yung resulta, pero okay naman pag wala namang mapagpipilian. So ayan, umpisa natin magmasa na tayo. So ito sukat sa ating item. So lagyan ko ng toner paste black para gusto ko kasi yung old stone ng kulay. Old stone ba na may pagka-gray. So ayan, haluin natin. Yun, nag-iiba ng kulay. Kulay gray na. Parang old stone ang labas. Ayan. So huwag kalimutan, lagyan natin ng hardener or katalis, pampatigas. So lagyan natin ng powder para di tumalsik yung hardener. Kasi nakakapasok. So haluin natin ulit. Dapat may mirong sabon at tubig para hindi kumapit sa ating kamay. So unahin natin ang kanyang takip. Ayan. Dapat madiin kasi may
mirong di Korean. So, umpisa natin sa ilalim. Sa pinakabis, yan. So, yan. Kinakamay lang natin ang masa. Sabon at tubig lang talaga ang ating ginagamit dito para hindi kumapit sa ating kamay yung masa. Yan, palagi akong nag ano sa tubig at sabon. Ayun, baliktarin natin. So ayan, natapos na natin. Lagyan na natin ng fiberglass. At pagkatapos ng fiberglass, maghalo tayo ng resin para sa ating dakdak. Dinner, mabatigas. Haluin lang natin. Tapos itaktak lang natin. Yan. Pagkatapos, itakip na natin. Bigyan natin ng clip. Tapos, baliktarin natin. Bigyan natin ng jawin para tumibay, kumapit.
So ayan, katapos assemble natin. Tingnan din ang clip. So ayan, natapos na natin. Mag-antay tayo ng ilang minuto. Mga 30 minutes, tumigas na ito. So ito, 30 minutes, tumigas na. So tanggalin natin sa hulmahan. Ayan. Meron kasi niyang mga bolt, tanggalin natin. Ayan. Ayan, 3-piece kasi ito. 3-piece kasi itong ating hulmahan. So ayan, ito na. Ayan. So tanggalin natin ang fiber na nakakalabas. So ito na. Matapos na natin. So mga sa mga hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe na rin po. Marami pa tayong i-upload na video. Ayan, salamat sa panonood. God bless.